Dapat may sariling sikap. Ang sabi sa Matthew 14 verse 23, matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakit sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Maraming public activities ang Panginoon, pero marami rin siyang private and personal activities, especially times of prayer. Our Lord practiced a very personal spirituality, so dapat tayo din. Meron tayong personal spirituality. Kaya kahit halimbawa yung inyong church ay maging pabaya or wala man kayong church, hindi kayo manganganib kasi mayroon kayong personal spirituality. Ang magagawa lang ng church ninyo ay kalahati ng inyong growth. Yung kalahati, kailangan nyo yung gawin on your own with the Lord. Kailangan may pananagutan. Hindi pwedeng umasa ka lang sa church mo. Dapat alagaan mo din ang iyong sarili. Huwag mong iasa sa iyong church ang iyong personal relationship sa Panginoon. Kaya nga yan tinawag na personal dahil yan ay between you and God. Pakainin mo man ang pakainin ng bata bago pumasok sa eskwela, kung maghapon siyang hindi kakain kapag nasa school na at paglalaro lang ang aatupagin niya, hindi rin siya lulusog. Kailangan may sariling sikap. For example, may isang batang hindi naaalagaan ng kanyang magulang. Kung hindi pa niya aalagaan ang kanyang sarili, lugi siya. Sino ba ang mahihirapan? Hindi ba ikaw rin? For example, hindi ka inaalagaan ng church mo. Kalahati lang sila. Ang kalahati ay nasa sayo. So kung hindi ka inaalagaan ng other half, alagaan mo ang sarili mo para hindi ka lugi. Corporate worship is good, pero may kakambal dapat yan na personal relationship, na personal worship. Hindi tayo lalago sa inaasahan at niloloob ng Diyos kung aasa lang tayo sa mga pagtitipon. Kung aasa lang tayo sa church o sa pastor natin, kailangan meron tayong sariling sikap natin, sariling pagsisikap na mapalapit sa Panginoon at magkaroon ng personal relationship sa Kanya para tayo ay mag-grow, para tayo ay mahulma according to God's purpose. Kailangan meron tayong sariling pagsisikap at personal na relasyon sa Panginoon. Kung may kulang ang church, ikaw dapat ang pupuno. Dahil at the end of the day, isa-isa tayong haharap sa Diyos. Hindi mo pwedeng isama yung churchmate mo at sabihin mong, ito po ang aking saksi sa aking mga mabubuting ginawa sa earth. Dahil alam naman yun ng Panginoon, kumbaga may record tayo sa mga ginawa natin dito sa ating buhay sa lupa. At pag nag-uwian sa Panginoon, hindi mo naman pwedeng isama yung iyong ka-churchmate, yung iyong pastor, dahil gusto mong may kasama ka. Kanya-kanya. So kailangan meron tayong personal na pagsisikap. Meron tayong alone time with the Lord. Dapat i-prioritize din natin ang ating personal walk with Jesus. Huwag nating iasa sa ating kapwa o sa ibang tao. Dahil yun ay ating personal na trabaho or commitment sa ating sarili na magkaroon tayo ng one-on-one relationship sa Panginoon. God bless us all.